mga idol at kabayan, handa na ba kayo? Philippine Navy, mas pipiliin ang Cyclone class patrol boat kaysa kumuha ng mga Hamilton class cutter ng Estados Unidos. Ito pa, mukhang narinig kayo ng Philippine Navy, mga kabayan, dahil kinakausap ng Philippine Navy ang US counterpart upang huwag tanggalin ang mga armas at sandata ng mga Cyclone class patrol boats. Wow! Yan ang dapat. Japan, Estados Unidos at France magsasagawa ng mga pagsasanay simula bukas, 11 hanggang 17 ng Mayo taong kasalukuyan upang palakasin at palalimin pa ang kooperasyon ng depensa sa Estados Unidos at France dahil sa mga agresibong galaw ng China sa East at South China Sea. Estados Unidos naglunsad ng 4 na mga proyekto bilang tulong sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 280 million peso o katumbas ng 5.7 million US dollar. Philippine Coast Guard naghahanda upang dagdagan ang puwersa. Naghahanda na rin para sa parating na dalawang bagong 94 meter na multi-role response vessel galing Japan. Hindi lang yan, Philippine Coast Guard at France nag-uusap para sa mga karagdagang mga OPV. Estados Unidos na kumpiska ang libo-libong mga armas na made in Russia at China. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Mas pipiliin ng Philippine Navy ang mga bagong na-decommission na Cyclone class patrol vessel kaysa kumuha ng isa pang cutter na Hamilton class mula sa Estados Unidos. Sinabi ni Vice Admiral Bacordo nitong Lunes, para sa inyong kaalaman, meron na tayong tatlong Hamilton class cutters na pinamamahalaan ng Philippine Navy. Ito ay tinatawag na ngayon na Del Pilar class na offshore patrol vessel. Ang mga barkong ito ay ang BRP Gregorio Del Pilar PS-15 na nakuha noong taong 2011, BRP Ramon Alcaraz PS-16 na nakuha noong 2013 at Akibo at kamakailan lamang ay ating na-monitor noong 7 ng Mayo 2021 na naglalayag sa Mindoro Strait malapit sa Palawan at Spratlys Island at ang BRP Andres Bonifacio PS-17 at nakuha noong 2017 ang pagkuha ng karagdagang mga unit ng mga Cyclone class na nauna nang ni-request ng Philippine Navy ay ang 5 sa mga ito ay nakasalalay sa assessment ng kupunan ng Joint Visual Inspection na susuriin ang mga barko. Ayon pa sa punong Navy na nakasalalay sa Joint Visual Inspection Team kung ilan sa 10 available na mga Cyclone class ang pwedeng makuha. Gayon din sinabi ng pinuno ng Philippine Navy na hihilingin nila ang kanilang US counterpart na panatilihin o huwag tanggalin ang mga sandata o armas ng mga barkong ito. Ang gobyerno ng Estados Unidos sa pamamagitan ng United States Agency for International Development o USAID ay naglunsad ng 4 na bagong proyekto na nagkakahalaga ng 280 million peso o 5.7 million US dollar upang itaguyod ang mga locally led development solution in the Philippines. Ang 4 na proyekto ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na samahan na subukan ang bago na tatanging mga diskarte upang matugunan ang mga hamon sa pag-unlad sa kanilang mga pamayanan. Philippine Coast Guard magdadagdag ng 4,000 tauhan, 2 barko galing Japan at nag-uusap sa bansang France para sa karagdagang mga offshore patrol vessel. Pondo na lamang ang hinihintay ng Philippine Coast Guard upang masimulan ang pag-recruit ng 4,000 mga personnel na idadagdag sa puwersa nito. Kailangan ng Philippine Coast Guard ng karagdagang mga tauhan upang punan ang kinakailangang puwersa, lalo't parating na sa susunod na taon ang 2 brand new 94-meter multi-role response vessel na manggagaling sa bansang Japan. Ang 2 barkong ito ay mahalaga para sa Philippine Coast Guard upang mas magampanan ng maayos at mabilis ang kanilang tungkulin at kaya nitong tumagal sa eksklusibong economic zone ng ating bansa kung ikukumpara sa ibang mga barko ng Philippine Coast Guard. Dagdag pa dito ang 2 multi-role response vessel na manggagaling sa Japan ay mas malaki pa ito kaysa 84-meter na gabrela silang OPV A301. Sinabi din ng spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore Arman Balelo na nakikipag-negotiate na ito upang madagdagan ang offshore patrol vessel natin galing sa bansang France. Kasama na itong pagpapatrol sa West Philippine Sea. We have 4,000 personnel na naka-ready, no? Na for recruitment. Hinihintay na lang natin yung go signal ng DBM. Kailangan talaga namin ng personnel at of course asset. And dahil may darating tayong 2 barko next year, hopefully, no, na galing Japan, ito rin yung makakatulong sa atin para magpatrol dito sa West Philippine Sea. 94 meter
brand new vessel, and nakikipag-negotiate pa rin po ang Philippine Coast Guard para madagdagan yung offshore patrol vessel natin na galing ng France. Ang Ground Self-Defense Force ng bansang Japan ay magsasagawa ng magkasamang drill kasama ang US Marine Corps at French Army sa timog kanluran ng Japan mula 11, sinabi ng Ministro ng Depensa na si Nobo Kishi noong Biyernes. Ang malakihang pagsasanay sa Japan ay kinakasangkutan ng mga ground troops ng tatlong mga bansa hanggang 17 ng Mayo, habang ang Tokyo ay naglalayong palalimin ang kooperasyon ng depensa sa kaalyado nito ang Estados Unidos upang kontrahin ang lumalaki at pagiging agresibo ng Beijing sa mga dagat sa East China at South China Sea. Ibinahagi ng France ang vision ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Japan, Estados Unidos at France. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Bansang Japan sa isang press conference, nais nilang mapabuti ang mga taktika at kasanayan ng Self-Defense Force sa pagtatanggol sa mga remote island territories. Ang Paris ay mayroong mga strategic interest sa Indo-Pacific kung saan mayroon itong mga teritoryo kabilang ang French Island of Reunion sa Indian Ocean at French Polynesia sa Timog Pasipiko. Ang magkasalib ng mga drills ng tatlong bansa ay gaganapin sa Ground Self-Defense Force Kirishima Training Ground at Camp Enora sa rehiyon ng Kyushu, at kasangkot ang urban warfare at amphibious operation na pagsasanay ayon sa Defense Ministry. Ang mabilis na Amphibious Development Brigade ng Ground Self-Defense Force na tinaguri ang Japanese Marines ay kabilang sa mga unit na lalahok sa mga pagsasanay, habang sinabi ng ministro na iniuugnay ang magkasanib na drill sa pagitan ng Marine Self-Defense Force ng Japan at ng French Navy sa parehong panahon. Darating ang mga unit ng hukbo ng Pransya sa Sasebo sa Nagasaki Prefecture sakay ng fleet ng pagsasanay na JNDR ng Pransya. Ang Guidance Missile Cruiser na USS Monterey CG-61 ay kinumpiska ang isang ipinagbabawal na shipment ng mga sandata mula sa isang barko sa international na katubigan sa North Arabian Sea noong 6 hanggang 7 ng Mayo 2021. Natuklasan ng USS Monterey at ng US Coast Guard Advanced Interdiction Team ang ipinagbabawal na kargamento habang isinagawa ang regular na routine flag verification sa international na katubigan alinsunod sa kaugalian na international na batas. Kasama sa mga nakuhang mga sandata ang dose-dose ng mga advance na ginawa ng Russian-made anti-tank guided missiles, libo-libo mga Chinese Type 56 assault rifle at daan-daang mga PKM machine gun, sniper rifle at rocket-propelled grenade launcher, kasama sa iba pang mga bahagi ng sandata ang mga advance na optical sights. Salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.